ko alam kung bakit ano mo yung batang yan. Hindi ko aangkinin yan. At lalo nang hindi ko kailangan yan. Kaya akin lang siya. Pangangalagaan ko siya. Ilang buwan na rin kami nagsasama ni Juancho, Padre. Bakit hanggang ngayon hindi pa ako nagdadala ng tao? May babae tayo, anak. Sayang at wala si Malaya. Akin ang bata. Bakit, senyorita? Anong gagawin sa kanya? Anong klaseng bata yan? Bakit kusang gumagaling ang sugat niya? Isa nga siya sa mga diwata na sinasabi ng mga bata. Paano niyo magagamit ng husto ang batang Indio kung naririto ang anak ninyo? Hindi nakakabuti para kay Esperanza na tumira sa lugar na ito. Mas nakakabuti para kay Esperanza na tumira doon sa Maynila. Kapag matalo ni Indio ang lahat ng kaaway na Espanya sa lugar na ito, kapag malaman ito ng galing, hindi lamang ako mag-isahin ko muna. Senyor, kamusta ho ang naging lakad niyo sa Maynila at papunta kay Esperanza? Ano nang kanyang naging kalagayan? Ang bata ay magaling nang magbasa at magsulat, Simeon. At biyasa na rin siyang magsalita ng Espanyol. Kita mo na, Simeon. Tama lang ang desisyon ko na ipadala ang bata sa Maynila. Marami siyang matututunan doon. Umiinom ka na naman, Victoria. Eh, ano pa bang ibang pwedeng gawin sa lugar na ito? Wala naman eh. Wala naman akong saysay. So, bakit hindi na lang ako uminom? Tigilan mo na yan. Bakit ba hindi mo na lang ako pabayaan sa gusto ko? Pasalamat ka at mamalasakit pa ako sa'yo. Pero tama ang sinabi mo. Wala kang ang silbi. Lalo na't kahit kailan, hindi mo naman ako nabigyan ng anak. Kung hindi mo titigilan yung kalokohan mo, mabuti pa bumalik ka na lang ng Espanya. Yun ay kung may babalik ang kaparoon. Rosa. Simeon. May maganda na akong balita tungkol kay Esperanza. Ano? Kamusta na siya? Nabanggit sa akin ni Senyor Hernando na marunong na daw siya magbasa at magsulat. Abay, mahusay na rin daw itong magsalita. Mainam naman. Kailan
kaya natin siya muli makikita? Marahil ay kung payapa na rito sa atin. Umaasa ka pa na magkakaroon ng kapayapaan dito sa lugar natin? Simeon, hangkat nandito ang mga amo mo, hindi magkakaroon ng katahimikan dito. Dahil sigurado may lalaban at lalaban pa rin sa paninigil nila sa atin. Ayun ka na naman. Magsasalita ka na naman ng hindi maganda tungkol kay Senyor Mancho. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mabuti rin naman siyang tao? Mabuti siyang tao? Tama na. Baka may makarinig pa sa'yo at magpahama ka pa. Uuwi ka na ba? Maaari ba kita maihatid? Hindi mo siya maaaring ihatid. Dahil sasabay ako sa anak ko. Magandang umaga ho, Mang Cosme. Halika na, Rosa. Umuwi na tayo. Mga katotok, kung nais nating mawala ang lahat ng mga Kastila, huwag natin tigilan ang pag-atake sa kanila. Kung gagawin natin yan, maraming masasawi sa atin. Lalo na't alam natin na gagamitin si Simeon laban sa atin. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Anong gagawin mo? Si Simeon. Unahin yung paslangin si Simeon. Si Simeon ang hadlan kung bakit hindi natin matalo mga Kastila. Para matalo natin sila, gumawa kayo ng paraan para mapaslang si Simeon. Namumukaan mo ba ang sinasabi mong babae? Hindi ko siya mamukaan, Senyor. Sapagkat malabo ang aking paningin kanina. Pero iniligtas niya ako. Iniligtas niya ako mula sa lasong tumama sa akin. Posibleng isang babae lang ang babae niya. Ginamot ka niya dahil naawa siya sa'yo. Hindi tayo dapat magtiwala sa panggagamot ng mga bruha. Kaya kung may maramdaman ka pang kakaiba, sabihin mo agad sa akin na madala kita sa kabilang ekomyenda na magamot ka ng medikong nandun. Si, Senyor. Sino kaya ang masamang nagtangka sa kanya? Sino pa? Kundi mga kaaway natin. Mag-iingat ka, Simeon. Delikado ka sa mga taong yun. Si, Senyor. Nasa iyo pa rin yan hanggang ngayon. Ang laki-laki mo na, naglalaro ka pa rin yan. Alam niyo naman hong ito na lang ang natitirang alaala sa akin ng aking ama at ina. Paano na ho kaya sila? Naaalala pa rin ho kaya nila ako? Huwag mo silang isipin. Mabuti pa magpahinga ka na.
Magmula nung hindi na mahanap na muli ng ama at ng inang usa ang anak nilang nawawala. Mula rin noon, nalungkot na ang mag-asawa. Eloy! Tila alam ko na kung sinong nawawala anak na usa sa kwento ninyo. Si Malaya, ang aking kapatid na panganay. Tungkol sa kanya ito, hindi ba? Oo, Mayang. Tungkol nga ito sa iyong kapatid. Kaya wag na wag mong gagawin yung anak, ha? Wag na wag kang aalis sa tabi namin ng iyong baba upang di tulad ni Malaya, baka mawala ka rin sa amin. Oo, Eloy. Sa palagay mo, mahanap pa natin ang aking kapatid? Kung babalik pa sa atin si Malaya, dapat loob na. Kaya huwag na kayong umasa. Pinagmamasdan mo na naman ang mga bundok na yan. Iniisip ko lang kasi ang aking iloy at baba. Sa tingin mo, Rosa, iniisip rin kaya nila ako? O tuluyan na rin nila ako nakalimutan? Ayokong pag-usapan yan ngayon. Dahil ayokong mas maging malungkot ka. Kanina lang malungkot ka. Ngayon naman panay ang ngiti mo. Sabihin mo nga sa akin. Napabaliw ka na ba? Parang hindi mo naman ako kilala, Rosa. Alam mo naman na kahit ano pang kalungkutan ang aking nararamdaman, may nawawala kapag nakakasama at nakikita kita. Magsalita. Sa akin mo lang ba sinasabi yan o baka may iba pa? Bulag ako sa ibang babae, Rosa. Umid din ang aking dila. Kaya nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Ikaw lamang nakakapagpasaya sa akin. At sa tuwing pinagmamasdan kita, nagkakaroon ako muli ng pag-asa na hindi lahat ng mahal ko ay iiwan din ako. Tama ba ako, Rosa? Na hindi mo rin ako iiwan kahit ano man mangyari. Iniibig kita, Simon. Hindi ako gagaya sa mga magulang mo kay Esperanza. Hindi kita iiwan. Iniibig din kita, Rosa. Mahal. Na mahal. Na mahal din kita. Simeon! Layoan mo anak ko! Tay? Mang Cosme. Tay! Mang Cosme. Mang Cosme, huwag ko kayo magalit. Malinis ho ang hangarin ko para kay Rosa. Handa ko ho siyang pakasalan anumang araw. Sa palagay mo ba, hahayaan kong magkatuloy ang kayong dalawa, Simeon? Tay! Ito'y mahal ko ho si Simeon. Hindi pwedeng maging kamyak mo ang lalaking yan, Rosa. Mamamatay na muna ako bago ko hayaang magkasama kayong dalawa. Bakit ho, Mang Cosme? Ano ho bang ayaw niyo sa akin? Ayaw kong mapalapit ang anak ko sa mga Panginoon mo. Dahil ayaw kong mapahamak siya. At kung makatuloy ang kayong dalawa, manganganib siya sa mga kaaway ninyo. Hindi ko hangarin mapahamak ang anak ko, kaya layuan mo siya! Hindi pwede kayong dalawa! Halika na!
ako'y sasapit ang umaga. May nabubuong pag-asa na ang pag-ibig at buhay na malaya na minsan ay nawala ay magbalik na sana, sana. Ihahatid ng hangin ang pasabi, paglaya natin darating. Kalakip ang pag-ibig na dalisay, alay sa pusong naghihintay. Pag-ibig na sinubok ng panahon, kalayaan na binuwalang alon, ay di na muling mawawala pa sa lupang mahal, sa lupang payapa. Pasabing paglaya natin darating, kalakip ang pag-ibig na dalisay, alay sa pusong naghihintay. Pag-ibig na sinubok ng panahon, kalaya walang alon, ay di na muling mawawala pa sa lupang mahal, sa lupang payapa. Bakit malungkot ka, Inyo? Ah, senyor. Wag niyo akong intindihin. Ay, naramdam ko ba? Wala ho, Senyor Hernando. Ihaw ako ng isda. Gawin mo hapunan, oh. Kumain ka. Hindi pa ho ako nagugutom. Bakit? Dahil ba sa masama pa rin ang loob sa akin? Ano ho ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw niyo kay Simeon? Usap-usapan dito sa atin. Namuntik na namang mapahamog si Simeon. May isang sundalo na nagkwento na may mga nagtangka sa kanyang buhay. Hindi ko ito alam. Hindi po ito nabanggit sa akin ni Simeon. Marahil ay ayaw niyang mag-alala ka. Marami silang kaaway, Rosa. Maraming galit kay Simeon at sa mga Panginoon niyang Kastila. Sa palagay mo bilang ama, hahayaan kong madamay ka at mapahamak dahil lamang sa pinayagan kitang matuloy sa lalaking yon. Itay, kung titiwalag si Simeon sa katungkulan niya kay Senyor Juancho,
papayag na ba kayo magkatuluyan kami? Kung papayag siya. Pero kung hindi, mamatay muna ako bago pumayag akong magkatuluyan kayong dalawa. Gusto mo ako magbitiw sa aking senyor? Dahil yun lang ang natatanging paraan para pumayag si Ama. Simeon, kung patuloy ka pa maglilingkod kay Senyor Juancho, mas lalong hindi papayag si Itay para sa atin. Tama naman si Itay eh. Mapapahama ka lang palagi kapag patuloy ka pa naglingkod sa mga Kastila. Dadami yung mga liit mong kaaway. Kaya kung talagang mahal mo ako, magbitiw ka sa kanila. Nabigo kayo sa pagpaslang kay Simeon. Buhay siya. Nakaligtas siya. Kung ganyan, kailangan natin makaisip ng bagong paraan. Paano siya mapapaslang? Oh, Simeon. Usap, Senyor. Bakit, Senyor? Anong kailangan? Kailangan na natin palayasin ang mga Kastila sa lupang ito. Umiisa lamang si Simeon. Kaya alis tayong tatlo patungo Maynila upang makipag-usap sa Gobernador General na mabigyan tayo ng karagdagang puwersa. Bitawan mo ko! Gino, babae yan. Kayo po ba si Juancho Sinrial? Kayo po bang aking pa? Huwag niyo naman po sana pagbuntunan ng galit sa Esperanza. Huwag kang makialam dito! Isa ka lang, Indio! Sagutin mo na siya at huwag mo nang pakawalan pa. Hindi, tiyak. Maraming babae dito sa atin na magkakagusto kay Simeon. Nagpasya na po akong lumagay sa tahimik. At sino naman ang maswerte na babaeng iyong pakakasalan? Ito na ang simula ng pagtanggap niya sa kanyang tadhana. Ang maging tagapagtanggol ng kanyang mga kalahi. Malaking kawalan kung kakala siya sa akin. Hindi ko hahayaang mailayo niya sa akin si Indio.